Siya ang pinakamaliit, ngunit pinakaaktibong vulkan sa buong Pilipinas. Samahan niyo akong akyatin ang tinuguriang The Trail Less Traveled patungo sa tuktok ng munting vulkan ng Taal. Ang bayan ng Talisay sa Batangas, ang karaniwang jump-off point patungo sa Bulkan ng Taal. Isang oras at kalahati ang layo nito mula sa Metro Manila. Mula Metro Manila, maaaring sumakay ng bus ng Alfonso Liner o Jumpliner at bumaba sa Olivares Plaza sa Tagaytay. Ito raw ang pinakamadaling daan patungong Talisay, 100 pesos ang pamasahe. Mula sa Tagaytay, sumakay ng jeep patungo ng Talisay, 20 pesos naman ang gagastusin. Kasama namin si Elmer, isang residente na kabisado ng Taal para i-guide kami paakyat ng vulkan. Sa Talisay, maraming resort na mapagpipilian na magdadala sa inyo papunta sa vulkan ng Taal o tinatawag nilang Volcano Island. Dito kami tumigil sa Taal Lake Yacht Club. Mas maliit raw ang gagastusin kung marami daw ang kasama kaya sinama ko mga kaibigan at kapatid ko na sina. Hindi na ako nag-iisa ngayon. Isang strict rule daw para sa lahat ng mga tao sasakay sa baka papunta sa Taal Lake. Kailangan yung suot ito. May 30 minuto ang layo ng Taal sa Talisay. May 4 na daan patungo sa crater o sa bungangan ng vulkan. Ang Alas-As, Palawit, Pulang Bato at ang Daang Kastila na karaniwang dinadaanan ng mga turista na siyang susubukan naming akyatin. 1,800 pesos ang pag-arkila ng isang bangka papuntang Daang Kastila. Dagat ang tawag ng mga taga rito sa lawa. Kahit na matabang ang tubig ng Taal, matatagpuan dito ang tawilis at maliputo, dalawang klase ng isda na sa tubig dagat lamang nabubuhay. Disyembre ngayon kaya sobrang maalo ng tubig sa Taal. Parang sasakyang pandirigmanga ang aming bangka sa sobrang lakas ng hangin sa lawa. Dahil siguro isang marahas sa kasaysayan meron ng Taal. 33 beses na nag-alboroto ang vulkan simula noong 1672 kung kailan unang nadokumento ang pagsabog nito. Mas malakas pa sa Mount Pinatubo ang pagsabog ng Taal. Noong unang panahon, isang malaking vulkan ang Taal. Isang matinding pagsabog ang naganap noon at nawasak ang malaking vulkan. Ang isla ng vulkan ang naiwang labi. Pagdating sa Daang Kastila, kita agad sa baybayin ang mga basura na naiwan ng mga turista at residente ng isla. Dapat daw ay walang nakatira sa isla dahil aktibo ang vulkan, pero may 300 pamilyang namumuhay dito. Maaari ring umarkila ng mga kabayo mga bisita para mapabilis ang pag-akyat sa crater. Si Alvinson, 5 taon na nagpapaarkila sa mga turista. So ano, kumusta po yung ano nyo ngayon? Hindi, masaya-masaya ako pag marami ko dito. Ano yung kinabubuhay nyo? Ay, ito sa kanis na inform mo kakabayan. Nakalaga po rin siya. Ah, ma. Da. Karamihan sa mga residente dito ay umaasa na lang sa perang pinapasok ng mga turista. 500 ang pag-argila sa kabayo. 13 minuto lang ang pag-akyat sa crater mula sa pagsakay nito. Pero halos 1 oras kung maglalakad ka. Bata, kaya sa lahat. Gusto ko sana arkila yung pagkabayo kasi halang ipasak sa budget. Masakay lang ako ni ate mo. Gusto ko ba? Sa lahat ito. Ngayon 2011, tinatayang humigit kumulang 120 turista ang dumadayo sa vulkan araw-araw. Mas pinili namin maglakad. Di pangkaraniwan trail ang sinunda namin papunta sa main crater. Matarik, mabuhangin, at mabato ang daan. Sinalubo nga kami ng sandstorm. Ilang minuto pa lang kami umakyat, kita ng magandang tanawin mula sa ibaba. Sa daming taong dumadayo sa crater, paluwag na ng paluwag ang trail. Maaring hindi nakabubuti ang paglawak ng Daang Kastila sa kapaligiran. Dahil sa pagdaan ng mga turista at kabayo sa gilid ng trail,
Imbes na sa gitna, lalong lumuluwag ang daan. Ayon sa environmentalist, kapag bumibisita ang tao sa ibang lugar, hanggat maaari, dapat ay minimum impact o huwag masyadong istorbo ng likas ang kalagayan ng kapaligiran. Ngunit kahit abot tanaw na ang peak, hinabol pa rin kami ng pagod at init ng panahon. Lapit na po kami sa pinakamataas ng Taal Volcano. Mga 20 minutes or 15 minutes na lang tayo. Para. Sa wakas ay natanaw na namin ang tinatawag nilang Crater Lake. May makikita pang fissures o steam vents kung saan lumalabas ang init ng bulkan. May mga tindahan din ng mga souvenirs sa itaas. Pero hindi pa ito ang target namin. Doon ang peak ng bulkan. Ito ang kauna-una ang pagkakyat namin sa Taal Volcano. Magkahalong tuwa at kabang naramdaman namin. Medyo mahirap siya paakyat. Pero once na nandun ka na sa tuktok, nandun yung parang satisfaction mo na parang finally nakita mo na siya. Yung dating nakikita mo lang sa malayo, finally nakita mo na rin na alam na yun, ng malapit. Pero surprise ako na parang 45 minutes lang siya to 1 hour. Kaya pumayag ako naman. Breathtaking naman yung view. So, satisfied. Parang nakaka-fulfill na yung hirap mo sa pag-upset. Then, ito may magandang view. Magandang view. It reminded me of the movie The Beach. Kaya makalipas ang halos isang oras sa wakas, dito na kami sa tuktok ng Taal Volcano. May daan din pababa sa loob ng crater. Bumibisita rin ang mga turista dito at nagsiswimming pa sa sulfuric na tubig. Laking kawalan ng mga bumibisita dito sa bulkan kung hindi sila pupunta mismo sa tuktok ng Taal. May sinasabi na may 40 na crater at 30 volcanic cones meron ng bulkan. Mula sa itaas, kita mo ang lawa, ang buong isla at iba pang crater tulad ng binigdiang malaki na akala ko dati ay Taal Volcano mismo. 1977 ang huling bumuga ng apoy ang isla. Si Aling Josephine, isang residente ng isla, ay naabutan pa ang huling pagsabog nito. Ayong model sa 1997, yung pinakulay, yung nagkrakrakan yung lupa. Pero yung talagang sumabog yung volcano. Kasi di ba sumabog siya noong 1977? Bata pa ako. Kita ko yung... Pero ano yung natinig sa mga ulan yung... Siyempre, mas di pa paano meron kayong history na... Oo. Yun ay umaga siya. Parang ang tahilig lahat. Pagmamakit na namin yung... Itong may bulkan. Oo. Boy. Hindi naman agad siya nasa. Agad lang siya nag-pulling. Pinuan agad ng mga pinbox ang mga residente na makikita sa bayan. Punta kayo ba? Sa Talisa. Ilang araw po ito? Kami, isang buwan kami doon. Hanggang hindi siya talagang alam namin sa sasabog. Kaso tumahimik naman siya. Makalipas ang isang oras, narating na namin ang ibaba at bumalik sa Tagaytay para mananghalian. Gusto namin magbulalo ang dinadayo ng mga tao sa Tagaytay. Ang bulalo para sa 5 na tao ay umabot ng 800 pesos. Para sa buong biyahe, ito ang nagastos namin. Ang pag-arkila ng bangka papuntang Dang Castilla, 1,800. Resort and tourism fee, 500 pesos. Landing fee, 50. Pamasahe papuntang Tagaytay at pabalik ng Manila, 1,200. Bulalo, 800. Tour guide, 500. Iba pang gastusin gaya ng tubig, biskuit at iba pa, 300. 5,150 ang nagastos namin. Hatiin sa 5, 1,030 pesos bawat isa. Mainam na rin na dito namin tapusin ang paglalakbay sa Taal. Mula dito, kita na dito ang ganda at napakapayapang bulkan ng Taal. Ang munting isla sa loob ng lawa na nasa bulkan ng isla na nasa loob ng mas malaking lawa, di ko maisip na kanina lamang nasa tuktok kami ng bulkan. Huwag po sana tayo magsawang tuklasin ang iba't ibang magagandang tanawin dito sa ating bansang Pilipinas. Mula dito sa Tagaytay, ako si David Cator at samahan niyo ulit ako sa susunod kong pagbiyahe.